So ngayong hapon sa ating lasagna ang ginamit. Okay. So ngayong hapon sa ating lasagna ang ginamit ko ay si Parmesan cheese and si cheddar cheese lang siya, guys. Shredded cheddar cheese. Maski meron akong ibang mga klase yung cheese dito, pero hindi ko siya ginamit. Dapat sana may mozzarella cheese, pero hindi ko ginamit siya dahil sobra na yun siya. Sa lasagna, original talaga recipe ay kailangan natin si ricotta cheese. But kung wala kayong ricotta, guys, go ahead, use whatever cheese na meron kayo sa refrigerator. Meron ako dito ng Velveeta cheese, meron ako mozzarella cheese, but si mozzarella, guys, I use this for my homemade pizza, so hindi ko na kailangan gagamitin sa ating lasagna, di ba? Si Velveeta, guys, masarap ito si Velveeta sa dipping cheese. So, ayan siya. Reserve ko yan si Velveeta sa dipping cheese natin. So, hindi mo na kailangan siya yan. Meron akong Swiss cheese dito, pero si Swiss cheese is for sandwiches. So, hindi naman yan pwede sa ating lasagna. And meron tayo si cheddar block, cheddar, sharp cheddar cheese. But ito siya, guys, ay pang snacks ni Mommy. So yan, walang problema. Anong available sa inyong refrigerator na cheese, go ahead, use that. Meron tayong Parmesan cheese or cheddar cheese. Yan lang ginamit ko. Walang ricotta, guys. This lasagna is without ricotta cheese. Walang problema if walang ricotta cheese. As long as you can feed your kids, you can feed your family, husband, walang problema. So, ito at least may cheese siya and masarap pa rin. Ang ginamit ko sa ating sauce ay ang spaghetti sauce. O, diba? Masarap si spaghetti sauce. Kumpleto na yung ricotta. Walang problema. What's available in your pantry? What's available in your refrigerator? You go ahead and use that. Sa atin namang seasoning, guys, I use a little bit of this garlic salt. Ayan, masarap si garlic salt. And then, a dash of black pepper. And of course, dahil it's a Italian food, we need oregano. Oregano talaga masarap, guys, sa mga Italian food. Since wala tayong fresh oregano, so oregano na dried lang siya. And meron tayo ditong garlic pepper. So ayan siya, ginamit ko pa kunti-kunti. You have to adjust, guys. Sa lahat na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell. Thank you. Salamat and bye-bye. So, sa ating pasta is tatlong layer siya. Tatlong layer. Ta-da!
nga, naku, napakahirap pag maliit ang kusina. Hindi naman maliit, guys. Ayaw ko na ganitong setting sa kusina. So, after sa inyong pasta, lagyan munang another layer sa inyong sauce. Lagyan natin siya ng cheese. Yung isa, hindi ko pa nala. Madaming missing. Ano ba yan? Maraming missing. Okay, si cheese. Kung meron kayong mozzarella cheese, mas masarap yan. Ang aking mozzarella, guys, hindi ko siya gagamitin dahil ang mozzarella ko ay si yung bilog. Ito si mozzarella cheese ko, guys. Pero may mozzarella cheese na shredded. Yan, masarap si shredded para dito. But ito si, ano ko, guys, ito si bilog. Ang gagamitin ko sa aking bilog na mozzarella is for pizza. Ayan. Dahil minsan gumagawa ako ng pizza dito lang sa bahay. Yan, very simple lang siya. You just layer the pasta and then layer sauce, cheese, pasta. Sauce, cheese, pasta. So, that is our second layer. Sa ating lamit natin ito sa ating sauce. So, very simple lang siya. Umami lang tayo, guys. Hindi tayo siya. So, kung anong-ano ninyo dyan, kung ano ang kaya ninyong ipakain ninyo sa pamilya ninyo at pwedeng i-share sa buong mundo. Ayan. Ito talaga ang masarap na lasagna. So, hindi natin damihan ng cheese dahil magalit yun si eldest ko dahil sa tagyawa. Daming tagyawa at ang 17 years old ko, guys. So, yan lang siya. Very simple. And then, another lasagna sa last layer natin. And pinaka top is ang lasagna na, ang ating sauce. So, yan. Lasagna. Marami yata ito. Marami yata. Uh-oh. Aya. Dahil hindi ito commercial, guys, very simple lang siya. Ayan, very simple lang siya. Hindi pa maraming sauce, parang naano ko yata ang sauce eh. Nadamihan ko ang base ng sauce. So, i-maneuver ninyo na lang na ma-cover ang ating top ng mga sauce. Ayan, okay na yan siya. Hindi. Parmesan cheese, and we have here cheddar. So, ito siya is Parmesan cheese, guys. May Parmesan na you have to shred it yourself, but this one, hindi niya siya is shred. So, yan, very simple lang siya, and then you have to cover this. So, ito na ang ating lasagna. We have to cover this, guys, and bake for 380. Ang temperature natin is 380. Cover it for 15 minutes. And cover it for another 10 minutes. And, kompleto na ang ating luto na ang ating lasagna pagtapos niya. Ayan. At sa ating lasagna, guys, ilagay natin siya sa oven. Ang temperature natin is 380 degrees. You have to cover it and bake it for 15 minutes. And cover it and bake it for another 10 minutes para mag-brown yung cheese natin. Ayan, very simple lang sa lasagna. Ang pinakamatagal dito, guys, ay ang ating sauce. Ang ating sauce, guys, na ginamit dito ay spaghetti sauce. But if wala kayong spaghetti sauce, you just use yung canned tomato can or fresh tomatoes or tomato cans. But masarap if meron kayong tomato paste.
Ito siya guys, nilagyan ko siya ng tomato paste. And then, you add some seasoning. You add some garlic salt or salt. And you add your black pepper. That's it. Very simple. And, but this pasta guys, I have to cook it, boil it, and soften it for 12 minutes. So, walang problema. I have a lot of time. I boil my pasta first. And then, you have to set it aside and cook your sauce. Very easy. So guys, ang ating dinner today is lasagna. Masarap si lasagna guys. Sa hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button, click the like, and comment below if you like. Thank you very much guys. 1,001 subscribers na tayo. And thank you sa lahat na nakasubscribe. Sa hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button. Click the subscribe button. Thank you. Bye-bye. So, ang ating lasagna ay luto na siya. Ito ang ating meat lasagna guys. Of course, meat lasagna dahil ang ginamit mostly sa mga lasagna ay ang beef, ground beef. So, ito na ang ating lasagna if wala kayong available na ricotta cheese. Dahil mostly sa Pilipinas, mostly sa atin guys, hindi natin alam kung ano ricotta cheese. Ako guys, kung hindi ako nakarating ng US, hindi ko alam ano ang ricotta cheese. Kung ano ang available na cheese niyo dyan, go ahead. Yan ang gagamitin niyo sa inyong lasagna. So, this is our lasagna. Ano na siya? Ooh, nag-brown na siya. So, ang ating lasagna guys is 375 for 25 minutes. Take out your cover and then another 15 minutes para mag-brown ang ating cheese.